Hello, beautiful people. Kamusta na po kayo? Okay lang po ba kayo, beautiful people? Beautiful people, yung pong mutya ko po, yung batong tumpukan po, ay hindi ko po yun pinalilimusan, beautiful people. Iyon po ay akin kasi po wala na po akong mahanap na ganun po eh. Iyon po ay akin. Lalo na po ngayon, hindi na po ako nakakapang-hunting po kasi super lamig at super pagod na po ako. Saka alam niyo naman po, tumatanda na po tayo. Pag summer po, maano po ako sa summer yung mag-hunting po ako sa summer. Pero ngayon po ay ano po? Ayun o, ang bato ni Darna. Sumisindi. Ano po ba ngayon? Taglamig. Pagod. Pagod na mga kamay ko po at mga paa ko po. Katatrabaho po ba? Kaya, saka ang bilis po dumilim. Alam yun po eh, alas 3, alas 4 po ay madilim na po rito kasi nga winter na po kasi beautiful people. Ganoon po ang bilis po dumilim dito. Kaya yun po. Kaya hindi na po ako nakakapang-hunting. Ako'y pagod. Inaantok na. Okay, beautiful people. Beautiful people. Para po laging swertihin ha. Lagi pong maging malinis po kayo sa inyong mga kusina po. Ang inyong lamesa po, huwag niyo pong lagyan ng kung ano-anong mga klasing lagayan po ang hapagkainan, beautiful people. Kailangan po lagyan nyo po ng mga prutas. Ganyan po. Lagyan nyo po ng mga gulay. Ganyan po ang kusina, ang hapagkainan po. Huwag po yung lagyan nyo ng mga bag ninyo. Lagyan nyo ng mga ano kung anong mga sari-saring mga borloloy ng inyong bahay po ang inyong lamesa. Hindi po. Para po lagi kayong swertihin, beautiful people. Linisin nyo po ang kusina nyo po. Linisin niyo po ang inyong hapagkainan po, yung lamesa niyo po ba. Lagyan niyo po sa gitna ng mga pagkain po. Gaya ng mga prutas, asin, o kaya po lemon, orange, kung ano, avocado, kahit anong klaseng prutas, beautiful people. Ako po, pagka ako po'y nagkapera, saka ko po bibili ako ng mga prutas po. Pero kung wala naman po tayong pambili, beautiful people, lagyan nyo lagi ng asin po. Ako, lagi may asin ako eh. Kasi swerte po yun eh. Nanghahatak po yun ng pagkain lagi at saka pera at swerte po ba. Hindi ko na lang po sabihin sa inyo, baka sabihin mayabang ako na ganyan-ganyan po. Hindi po. Meron at meron din naman akong makakain o pera po, no? Kasi nga, may asin nga po ako sa gitna ng aking lamesa po, no? Minsan tinatabi ko po siya sa gilid. Kapag po ako'y nagba-vlog, pero lagi po 'yan. Kung ano man po eh noon beautiful people, kami po no, mahirap lang po talaga kami. Pero ang nanay ko hindi naman kami sa ano po no, talagang ang hirap po. Paano yung lamesa namin, ano-anong nakalagay doon? Ewan ko anong mga nilalagay, minsan nilalagyan pa ng mga damit. Doon pa nagtitiklop. Masama pala yung beautiful people. Malas pala po yun. Yung hapagkainan mo po, doon ka magtitiklop at magpaplansya. Mga loko-loko nga yung mga tao sa amin eh. Totoo po yun, malas pala po yun. Hindi dapat gawin ng plansahan ang lamesang kainan. Tapos po yung, minsan tinutulugan pa. Ano ba naman yun? Kasi mahaba po yun. Noon po kasi, totoo po yun, malas po yun eh. Hindi namin alam yun eh. Kaya laging walang laman yung aming, ano, wala, minsan wala kaming makain. Beautiful people, lagyan nyo po ang inyong mga lamesa po ng tubig na may tilmo po.
lagyan nyo ng kape, asukal po, asin, ganyan po. Para po bang tindahan ng mga karinderya o restaurant po. Ganyan po yung kapehan, lagyan nyo po. Kung meron po kayong ganyan, yung tilmus nyo po, ilagay nyo po sa gitna ng inyong lamesa po. Kape, asukal, asin, o ketchup po, ganyan. O kaya po, tinapay, mga ganyan po, mga sandwich po. Kung ano-ano po ilagay nyo, puro pagkain, beautiful people, para hindi kayo maubusan ng pagkain po. At saka, alam nyo naman pong wala na po kayong bigas sa inyong lagayan ng inyong mga taro o kaya inyong mga plang, ano nyo po dyan, lagayan ng inyong mga bigas po ba? Huwag nyo pong hayaang maubos po. Pagka alam nyo pong paubos na yung ano na yan, bigasa na yan, lagyan nyo ulit, bumili ulit po kayo. Lalo na yung mga asin-asin nyo po, Diyos ko po, kahit asin, beautiful people, wala po kayo sa bahay, hindi po dapat. Magkano lang po ang asin, Diyos ko, ang mura-mura ng asin, beautiful people, tapos nauubusan pa kayo ng asin, kaya napakamalas nyo po. Napaka yung sayad na sayad po ang inyong pamumuhay po ba? Totoo po yan, grabe po. Kasi kahit asin po, nauubusan din kayo, hindi po. Pag may pera po kayo, bumili po kayo ng kilo-kilong asin po, ilagay nyo po sa anuhan ng inyong mga ano po, kusina, sa inyong mga lamesa po, asukal, ganyan po, para hindi kayo maubusan, para ang grasya po ay punong-puno, ang grasya po ay umaapaw, ganyan po, sa inyong bahay po ba? Tapos po, kahit asukal, wala din. Kahit yung garapon, lalagyan pa ng mainit na tubig, talagang sinisimot talaga yung naninigas na asukal. Diyos ko, kayo talaga, beautiful people eh. Hindi po dapat ganoon, beautiful people. Kailangan po, pag alam nyo po ang asukal ay malapit na pong maubos, bumili po at punuin nyo na naman po. Laging kailangan po, puno po ang inyong mga garapon, beautiful people. Ang lagayan ng inyong mga asukal, ang lagayan ng inyong mga asin, lagayan ng inyong mga bigas, ganyan po. Ang inyong tilmus, pag alam nyo pong kakaunti na lang po ang mainit na tubig sa inyong tilmus, mag-init po ulit ang tubig po at lagyan nyo ang mga tilmus nyo ng mainit na tubig po. Kayo, ang tatamad nyo rin, ang sarap nyong chinilase ng pagmumukha nyo. Parang gag. At saka, beautiful people, alam nyo na po ang inyong mga timba at drum po ay wala na pong tubig. Hinahayaan nyo pong maubos. Hindi po dapat din ganoon, beautiful people. Kailangan po laging puno ang inyong mga drum, ang inyong mga palatubigan. Kayo talaga, mga pasaway kayo eh. Kaya laging wala po kayo eh. Talagang laging malas po eh ang buhay nyo po eh. Laging mahirap po ba? Laging wala. Diyos ko, malas po yung mga ginagawa nyo, beautiful people eh. Hindi nyo po yan alam eh. Tapos, ang ginagawa nyong pamunasan, ang mga luma nyong damit ay hindi po. Kawawa po kayo, magiging kawawa po kayo, lalo po kayo maghihirap po kung ang inyong mga damit ay ginagawa nyong pong basahan o pamunasan po. Hindi po dapat, mayroon pong basahan po talaga para sa kusina po. May basahan din po para sa lamesa, kayo talaga. At may basahan din po para sa sahig. Hindi yung mga damit nyo, kaya kayo lalong naghihirap, beautiful people, at hikahos po sa buhay dahil puro kamalasan ang inyong mga ginagawa. Puro malas po ba? Kayo mga pasaway kayo, ang sarap yung talagang chinilasin eh. Totoo po yan, beautiful people. Ah, itong damit na to, hindi na ko na kailangan. Gawin ko na lang ng basahan. Ganyan po eh. Totoo po yan. Sinasabi ko, beautiful people. Kasi po, alam ko po yan. Kasi yung mga pamilya ko po dyan sa Pilipinas, ganyan po ang mga pamilya ko. Hindi nila pala alam yan ay puro kamalasan. Kaya minsan may makain, minsan wala. May pera, wala. Ganyan po talaga kami. Minsan dalawang araw walang kain-kain. Diyos ko po. Puro malas nga po eh. Ginagawa pang ano, asa kayo mga tira-tirang floor. Ano po yung ginagawang floor wax pa yung kandila? Naaalala ko po talaga. Kaya puro kamalasan, puro taghihirap talaga po kami noon. Sayad talaga kami, beautiful people. Oy, paano?
Yung mga tira-tirang kandila, ayun, ikukuskus doon sa, ano, sa sahig. At lalampasuhin pa namin yan. Kasi yung kapatid ko po, yung panganay po namin, napaka-estrikta po noon. Pero ang pagka-estrikta niya po ay wala sa lugar po. Talaga naman, sige, magpo-floor wax yan. Ang gagawin niyang floor wax, yung kandila na natitira sa mga kung saan-saan ako, hindi ko na lang po babanggitin. Malas po talaga yun. Hindi niya po yun alam. Eh, hindi rin po namin alam. Kung alam ko po yun, ay hindi ko po dapat anuhin po yun, ano? Malas yung pinagagawa ng mga kapatid ko po yun, eh. Hindi pa po nila alam yan, eh. Eh, ako po, ngayon alam ko na po yan, mga malas-malas na yan. Nako, totoo po yan. Kasi noon, maglalampaso kami. Minsan, ang lampaso talaga, may ano talaga, magkinding-kinding pa kami, maglalampaso kami. Magtapos, mag-floor wax, ayun. Meron talaga pang floor wax, meron talaga yung kandila. Diyos ko po, patawarin niyo po ako, eh. Totoo po yan, puro malas yung mga pinagagawa niyo po, ba, beautiful people. Ay hindi po dapat. Ang lamesa po, at saka beautiful people, kung kayo po ay meron pong sa kusina niyo po ang tinatawag po na ano po, yung huling hapunan. Ano ba yun? Last supper ba yun? Last supper po ba tawag doon? Ay huwag nyo pong ilalagay sa kusina, beautiful people. Alam nyo po, malas din po yan, pero wala pong nakakalam yan. Malas po yun, eh. Kasi po, parang huling pagkain nyo na po ba? Parang hindi na kayo nakadisplay po ba? Hindi po dapat yan. Alisin nyo po para kayo po yung laging swertihin. Para po, puro sagana ang darating po sa inyong kusina po. Totoo po yan. Kasi last supper po yan, eh. Yung pinag-anuhan po ba ni Kristo, yung ano ba tawag yan? Pinaghirapan, yung hirap na po ba sila sa araw na yon, na ano la, o huling kain na po ba nila, huling hapunan na po ba? Ay wag po, malas po yun, wag yun pong ilagay sa inyong mga kusina, beautiful people. Kasi minsan may pagkain kayo, minsan wala po. Mahirap po yun, malas po talaga yan. Pero sa akin po, ay ang sinasabi ko lang po, gabay lang po. Pero kung kayo po'y naniniwala, ay okay po. Pero kung hindi po kayo naniniwala, kayo po ang ano po, nasa inyo po ang decision, beautiful people, kung tanggalin niyo po o hindi. Nasa inyo po yun. Totoo po yun. Para tuloy-tuloy ang daloy po ng swerte, beautiful people. Noon po, meron po kami niyan. Uwi ng tatay ko po yun. Galing ano po, no? Sa abroad niya po ba? Naku! Minsan po talaga, kahit sabihin pa nag-abroad ang tatay namin, lagi din po kaming ano, wala. Eh, yung last supper na yun, eh, ano po yun, eh. Ang mahal-mahal daw po noon pagkabili ng tatay ko sa abroad, ano. Tapos, naku, lagi po kaming gutom kahit po galing ng abroad. Hindi po kasi lahat ng nag-a-abroad, beautiful people, ay yumayaman at nagkakapera at may pera po. Hindi po, totoo po yun. Ako po, naniniwala po ako dyan. Swertihan lang po talaga kung ikaw po ay talagang sadyang masipag po at masinop sa pera po, talagang ikayayaman po. At lagi kang may pera na nakatabi. Yaan po, hindi ka talaga mawawalan ng pera po. Pero kami po noon, tatay ko, kahit anong po pagsisikap niya po sa abroad, wala talaga, talagang gutom, nagkanda utang-utang pa po nanay ko po noon. Pag umuwi ang tatay ko, dala-dala niyang pera, pambayad lang po sa utang. Paano nangungupahan po kasi kami sa apartment po, no? Yung ano, wala po talagang ano, grabe talaga. Totoo po yun. Kapag hindi marunong humawak ng pera ang kapartner, wala. Nanay ko po hindi marunong humawak ng pera yun. Gastador po yun. Basta ang alam niya lang, 1D millionaire ang nanay ko po. Pag dumarating galing ano yung tatay ko, padala. O kaya galing abroad. Nako, waldas dito, waldas doon ang nanay ko po. Pero ang pagwawaldas niya po, hindi po sa pagsusugal. Kundi, pabalik-balik po kami sa Mindanao, sakay-sakay kami ng barko, ganyan. Manood ng sine, kakain sa labas, ganyan lang po kami. Totoo po yun. Tas bili dito, bili doon ng mga damit,
mga tsinela, sapatos, mga bago. Lagi po kami ganoon pag may ano, tatay ko dumarating galing abroad po, no? At saka yung may padala, nako, takbo na kagad saan-saan na kami, beautiful people. Hindi namin inisip ang bukas. Talagang walang nangyari. Kaya ang tatay ko po nung tumanda po siya, no? Nung hindi na po siya nag-abroad, lagi niyang sinisisi ang nanay ko po. Ang sabi niya, itong si Lina, wala man lang naipundar, wala man lang akong makita sa pinaghirapan ko sa abroad. 21 years siya nag-abroad, beautiful people, wala. Totoo po yun. Wala man lang siyang nakita. Okay, nabili niya yung lupa. Tapos naisanla niya yung lupa. Pero sino tumubos? Ako po ang tumubos dun sa lupa na yun. Kung hindi ko po natubos, wala din po kaming lupa, wala na rin po kaming bahay. Totoo po yung beautiful people. Diyos ko. Kaya, wag na wag po kayong maglalagay ng last supper po sa inyong hapagkainan, beautiful people, doon sa ano po, sa kusina po. Pwede nyo na lang i-display po kung saan, sa sala o ano po. Pero kung mayroon po kayo, buti po, wag na lang yung ganoong last supper po. Ako nga po, mayroon din akong last supper dyan sa ano po, sa kusina ko po. Pero inano ko po siya, yung inilipat ko po. Kasi nabili ko rin po yun sa duty free. Ano po siya, kawayan. Kawayan po siya na ano po, na last supper. Hindi po yung ano. Totoo po yun. Kasi nagustuhan ko siya kasi last supper siya. Ano, kawayan ang pagkagawa, ang galing. Hanga ako dun sa gumawa na yun. Kaya naanuhan ko po, nagustuhan ko po siya sa duty free ko po. Nabili yun eh, sa Pilipinas po. Yung pa, ano po ako. Kasi, siyempre po, yung mga pesos ko po, gusto ko ubusin ko po sa duty free. Bago ko po, kasi hindi naman po magagastos dito. Kaya, kung ano yung natitira kong mga pesos, iniiwan ko po dun sa, ano po, sa minsan po, binibigay ko po sa mga tip po dyan sa, ano din po, sa airport. Yung mga nagkakarga ng mga ano po, no? Yung mga damit. Mga maleta po ba o naghahatid, ganyan. Minsan po, ako'y gutom na gutom. Sabi ko, anong oras ba yun? 5 oras pa yata ako maghihintay ng flight ko po, no? Inandun po ako sa airport. Sinabi ko dun sa, ano, na ibili niya ako ng pagkain. Tapos, ang ano po nung, ay hindi ko na lang pala ikwento, baka mamaya bawal po ikwento yung ano po, no? Yung pinagbilhan ng pagkain po ba? Hindi naman tayo nag-ano. Opo, naku, talaga naman. Tapos, pinamili ko po ng mga, ano po, yung mga souvenir, ganyan po, dyan sa, ano po, sa airport, no? Sa duty free, mga souvenir, mga sampalok, mga pulburon, mga mga mamon, ganyan po. Yun po ang pasalubong ko po dito. Noon po yun. Ngayon, aywan ko po, tagal ko na. 3 years na yata ako di umuwi ah. Grabe oy. Baka next year makauwi. Sana nga makauwi, makaipon, pamasahe. Mag-uwi na naman yung mga kaibigan ko. Ako na naman ang hindi makauwi. Paano? Walang pang bili ng ticket. Ano ba yan, oy? Ako talaga ay pobreng alindahaw lang po talaga ako, beautiful people. Kasi po, simpleng vloggers lang po ako. Small vlogger. Wala po talaga. Tapos nagkatrabaho po ako. Ang sweldo ko po ay tama lang po sa pambayad ko po sa upa ng bahay ko. Kuryente, tubig, heater, telepon, internet, pagkain. Wala talaga, beautiful people. Yung pambayad ko sa ticket sa train, ganyan, wala, bus, wala talaga. Kaya ako po talaga ay pobre, kawawang cowboy. Kaya nga, ang aking ano po ay, ako ay kawawang cowboy po, oy. Kaya minsan po ako ay tumataya ng loto, hindi naman ako maka-jackpot. Nananalo lang po ako, 1 euro, 20 cents. Yun, oy. Kaya paano ko yun makabili ng ganyan ticket? Eh, gustong-gusto ko na rin po magbakasyon sa Pilipinas po. Dahil gusto ko po ipagdiwang po ba yung ano po ng mga magulang ko po ba?
Magpapadasal po ba ako ng tatlong pamilya ko po? Pag ako po yung umuwi ng Pilipinas, gusto ko po magpadasal ng ano sa nanay, tatay ko po at sa kakapatid ko po ba? Sana nga marinig nila. Kasi mga espiritu na po yan sila. Pag ako'y bigyan niya ng swerte, uuwi ako, magpadasal talaga ako. Eh, wala po talaga eh. Eh, hindi, iba naman po kasi yung padasal sa simbahan po, iba din po yung ibibigay yung pangalan, di ba, ganyan sa atin. Ang gusto ko po yung maghanda rin ng konti po ba, magpadasal, ganyan. Magpakain. Yung tawag yan, gasa ba tawag sa atin? Kasi matagal din, 3 years na rin po. Ay, nako, Diyos ko. Kaya sana nga, swertihin ako. Ay naku, bakit ba tayo napunta doon? Wala namang katuturan na naman tong aking kwinikwento. Okay, beautiful people. God bless po. Stay healthy, beautiful people. Lagi po tayong kumain ng wasto, matulog ng husto po, at magdasal, beautiful people.